Okay mga boss, pagkumparahin naman natin ang Frost Moon at Mountain Mist na weapon modification. So ito yung parang dalawang pinakaginagamit ngayon ng mga DPS type na mga players or characters. So either lang sa Frost Moon or Mountain Mist yung ginagamit nila. So ngayon pagkumparahin natin. So meron akong type 6 ng dalawa, type 6 na Frost Moon at saka type 6 na Mountain Mist. Okay? So, ano ba yung pinagkaiba nila? Unahin natin tong Frost Moon. Sa Frost Moon, guys, so kapag kada yung HP mo mas mataas ng 90%, plus 15% sa P-Attack, Magic Attack mo. Pagka naman above 95%, meron ka pang extra, plus 5%. Sana all may extra. So, bali total of 20%. So, medyo malaki-laki siya. Kaso nga lang, ang catch, dapat mataas yung HP percentage mo. Dapat 90% or much better, 95% para mas masulit mo tong Frost Moon Type 6. Okay? Tapos kapag naman yung HP mo daw ay 80% above, so meron din siyang death plus 15%. So, meron naman siyang ano, kumbaga, pampatigas para hindi agad bumaba yung HP mo pagka na lumalaban ka. Okay? So, meron naman siyang konting plus 15% death. Tapos, kapag naman yung HP mo below 30%, so healing receive plus 10%. So, iyon yung mga effect niya ni Frost Moon. Okay? Next naman mga boss, si Mountain Mist. So, sa Mountain Mist naman boss, ang effect naman niya, kapag daw dealing damage with skills 6 times in a row, so guaranteed daw na critical damage yung pang 6 time. Tapos, meron din siyang Mountain Mist. So, kapag daw nag-deal ka ng skill damage, after nun, magkakaroon ka ng Mountain Mist Force. Ayan, Mountain Mist Force, increasing damage by 3%, 5 stacks max. Okay, so, pagka naman naka-Mountain Mist ka, lagi naman tong activated eh, tong Mountain Mist Force. So, hindi, lagi siyang, basta ba lagi skill ka, tas tuloy-tuloy yung damage mo, lagi naman activated to. Okay, itong Mountain Mist. Tapos, meron din siyang, ano, pagka crit damage inflicts, extra critical damage inflicts extra damage equal to 10% attack. So, meron pa siyang parang extra bonus damage sa 10% ng attack mo daw. Cooldown is 3 seconds. Okay, so may cooldown siyang 3 seconds. Tapos, ito pang isa, landing a super critical hit increases STR and INT by 5% for 10 seconds. Okay, so parang ito yung, kumbaga, kabangga nung extra dito. Ayan, when HP is above 95%, hindi yan, ito, yung current effect. When HP is above 95%, P-Attack, Magic Attack, plus 5%. Dito naman sa Mountain Mist, kapag ka naman, saan na yun? Ito, landing a super critical hit increases STR and INT by 5%. So, parang sila yung magkabangga. So, si Frost Moon, P-Attack yung ni-increase niya, P-Attack, Magic Attack. Si Mountain Mist naman ang ni-increase niya, STR at saka INT. Pero ang catch dun sa Frost Moon, dapat 95% pataas yung HP mo. Sa Mountain Mist naman, dapat mag-land ka ng super critical hit. Okay? So, ating inyong importanteng makita natin dito na inyong nagdi-differentiate dun sa dalawa. Okay? Tapos, sa polish naman guys, so sa polish naman, meron tayong crit damage. Sa Mountain Mist to ah, tas saka P-Attack. 1293. Yung P-Attack na 1293, pag chinek mo yung Frost Moon, so meron din siyang P-Attack dito, dalawang slot, pero mas mababa siya. So, 761 plus 423, ilan yun? 1183, kung di ako nagkakamali. 1184. Parang ganon. Pero dito sa P-Attack na to, 1293 lang. So, mas mababa pa rin siya dun sa Mountain Mist, kahit na dalawang P-Attack slot siya meron dun sa polish. Tapos meron din siyang crit, tas meron siyang crit damage. Meron din crit yung Frost Moon, pero wala siyang crit damage. May crit tayo, wala lang siyang crit damage. Okay, so yun yung mga pagkaiba na sa polish. Hindi naman ganun kalaki. Tamang ano lang, tamang lamang lang. Okay? Tapos sa polish, ayan, sa HP naman, 2.4K, 4.7K, laki. 2.4K, 4.7K, laki lang HP din. So baga, mas, in terms of polish, parang mas mataas yung stats ni, ano, ni Mountain Mist talaga. Kaya mapapansin nyo, pagka nag-change ka to Frost Moon, ayan, tas change to Mountain Mist, tataas yung BR mo ng 6K. Okay, so ganun siya. Alright. Tapos, ano pa ba? Ayan, so ang gagawin natin ngayon mga boss, syempre, itetest damage natin to. Diba? So yung Frost Moon at saka Mountain Mist, itetest damage natin. Okay? So paano ko ba siya itetest damage? So unang-una yung skill wheel ko.
Sa skill wheel ko mga boss, meron ako yung solo death break. So lahat ng mga nilagyan kong skill wheel dito, more on ano siya, mga constant na damage. So wala ditong masyadong by chance. Meron tayo nitong Anatman, pero ano naman to, consistent to sa Lancer eh. So if continuous kang dumadamage, consistent naman to, hindi naman siya random. Okay? Tapos wala ako nitong ayan, fierce dash damage, ito wala ako nito kasi ito yung ano, parang medyo by chance. So plus 20% damage ata to kapag nag-trigger. So by chance lang siya, 20% chance. So wala, di ko nilagyan to kasi nga makakagulo siya sa testing natin, medyo ano siya eh, hindi siya consistent. Okay, so yun sa skill wheel ko, so puro consistent na stats yung mga meron ako dito currently. Okay? Tapos naman, guys, sa Pogli. Okay? Sa Pogli naman, guys, ilanggal ko yung Sweetie ko sa Kaosyan niya. So, si Pog Blaster lang kasi pag nilagay ko si Sweetie, mag-ano siya, eh, mag... tawag doon? Mag... Meron siya connected hearts na hindi lagi nag-a-activate, eh. Minsan kasi nagko-consistent siya sa akin. Minsan hindi, eh. Kasi mababa yung level nung alacrity ko. So, medyo ano siya, nag... hindi siya ganun ka-consistent. Kaya tinanggal ko na yung Sweetie sa Kaosyan niya para lang sa testing na to. Okay? Tapos naman mga boss, dito sa stats ko, ito yung current stats ko sa crit. So, ito yung parang importante sa crit eh kasi nagmamatter to sa mountain miss. So, yung super crit rate ko ngayon, 7.2%. Tapos, yung super critical damage ko naman is 120%. Okay, so I think ito yung pinaka-importante, yung super critical rate na 7.2%. Okay, tapos pasok tayo sa loob. So paano ko ba siya tines? So ang ginawa ko sa testing guys, ganito yung ginawa ko. So nag-ultimate skill lang ako sa ka-awakening. Teka, pasok tayo dito sa loob. Yeah, para alam nyo lang kung paano ko siya tines para kayo makapag-decide sa sarili nyo kung tama ba to or hindi or ayun. Basta kayo na, bahala. Sigurado meron kayo makukuha dito. So, pagpasok ko, awakening SS, tapos inonormal attack ko lang. Ayan, di ko na siya gagalawin. Tapos hihintayin ko lang na mag-awakening ulit, na mag-ano ulit siya, na mag-draco armament ulit siya mamaya. So, after nun, draco armament, kapag ka nag-expire na, stop na ako. Okay, so bali dalawang draco armament yung mangyayari. And after nun, stop na ako umatake. Tapos yung atake ko, auto-attack lang. Wala akong ginagawa, auto-attack lang yan. Okay? So, ganun lang yung ginagawa ko dito, guys, hanggang mag-second Draco armament. So, hindi ko siya gagawin ngayon kasi hahaba yung video natin. Papakita ko sa inyo yung resulta. Okay? So, sa Frostmoon, guys, teka, stop na nga ito yung atake. Ayan. Sa Frostmoon, guys, meron tayong 1.43 billion sa unang testing, 1.35B, saka 1.4B. So, gumawa ako ng 3 testing, tatlong testing yung ginawa ko. Sa Mountain Mist naman guys, 1.32B, 1.39B at saka 1.38B. So kumbaga medyo dito halos dikit lang talaga sila. Okay? Halos dikit lang in damage, wala namang pinagkaiba. Okay? So tingin ko in terms of damage, hindi naman sila nagkakalayo. Okay? Ang catch nga lang, I think yun lang yung kalayong tandaan talaga dito. Ang catch lang talaga sa Frostmoon, kailangan nyo i-keep yung HP nyo. Okay? Kailangan nyo i-keep yung HP nyo na dapat 90% or 95% pataas yung HP. Bakit? Kasi nga, dun lang siya mag-e-effect. Dun lang mag-trigger yung effect nyo na tataas yung attack mo. Okay? Pero sa Mountain Mist naman, okay siya dun sa mga content na nauubos yung buhay mo, nangangalahati. Diba? Kasi mas consistent siya eh. Ang ano naman niya is yung super critical rate. Okay, super critical rate mo naman yung problema dito. So currently, meron ako 7.2% na super critical rate. So kayo nang bahala mag-decide, mataas ba yung super critical rate nyo or hindi. Okay, kung mababa, sabihin na natin, nagsisimula pa lang kayo, siguro mga 1%, 2%. Tingin ko mas okay na gamitin nyo yung Frostmoon kung kaya nyo i-keep yung HP nyo. Okay? Kung kaya nyo i-keep yung HP nyo ng 90% or 95%, mas okay na gamitin yung Frostmoon, guys. Okay? Pero kung hindi nyo kaya i-keep yung HP nyo ng 90%, 95%, mas okay yung Mountain Mist kasi wala namang requirement to na HP.
Okay? Lalo sa simula, 'di ba? Sa simula kasi wala ka naman itong extra 90 extra percent na 95% HP. Saka sa Mountain Mist, wala ka rin naman ng extra na ano, na super critical hit ito. Wala ka naman yung pareho eh. So kapag ka yung HP mo hindi mo makip, mas okay na Mountain Mist yung gamitin mo. Okay? Pero isa pang difference nila guys, mas konti kasi yung requirement to upgrade yung Frost Moon. Okay? So kumbaga makapag Frost Moon type 6 ka agad kaysa doon sa Mountain Mist type 6. So tingnan yung requirement nito. Sa Mountain Mist type 6 kailangan ko ng Sham para maging level 7, Sham na Gold Cryshard ba to, Cryshard. So kailangan kong Sham. Sa Frost Moon naman kailangan ko lang ng 6. Okay? So I think yun pa yung isang magandang i-consider dito sa dalawa. Mas mabilis mo mabubuo yung Frost Moon, mas mabilis mo siyang mapapa-level 6. Okay? And kung kaya mong i-keep yung HP mo ng 90%, 95%, ayun, goods na goods sa'yo to. Okay? Kung hindi mo naman kaya i-keep yung HP mo ng 90%, 95%, para sa akin, mas okay yung Mountain Mist. Okay? Kaso nga lang, pagka nag-type 6 na siya, kailangan medyo taasan mo na yung super critical hit mo. Okay? Sa akin kasi currently yung 7.2% na super critical rate ko, eto, yung 7.2% na super critical rate ko, nawawala pa rin dito yung ano eh, yung benefit ng Mountain Mist eh. Nawawala pa rin yung benefit ng Mountain Mist ko dito, yung plus 5% STR. So minsan kumaagat siya ng tuloy-tuloy. So nag-stack ako ng 5 times, tapos biglang hindi nakaagat, mawala. Tingin ko kung kaya kong i-keep to na always activated tong landing a super critical hit rate. Tingin ko mas mataas yung damage niya kaysa doon sa ano, sa Frost Moon eh. Tingin ko mas mataas yung damage niya. Kung mataas yung super critical rate nyo guys, ako tingin ko mas okay yung Mountain Mist eh. Tingin ko mas okay yung Mountain Mist. Pero kung mababa yung super critical rate nyo, I think mas okay yung Frost Moon. Kailangan mo lang i-keep yung HP mo na 90% and 95% and above. Okay? So, yun. Ilang pinagkaiba nila, guys. Kayo nang bahala. So, wala siyang parang, dapat ba ito? O dapat ito? I think, initially, ang maganda, Mountain Mist eh. So, ang ginagawa ng iba, Mountain Mist inuuna. Kasi sa simula, hindi naman ganun katindi eh. Lalo na kung wala kayong Draco Mount, di ba? Wala pa yung armament pala. So, wala pa kayong armament. So, most likely, babagsak yung ano nyo eh, yung HP nyo eh. Kasi medyo masakit. Ako dati, bumabagsak yung HP ko sa World Boss eh. Naubos buhay ko dun eh. Pero ngayon kasi, nagwa-World Boss ako ngayon, hindi bumabagsak yung HP ko. Hindi bumabagsak HP ko ngayon. Kaya ito ginagamit ko, yung Frost Moon Type 6. Kasi hindi ko naman kayang i-keep tong super critical hit eh. Hindi ko kayang i-keep. Lalo sa World Boss, hindi ko siya kayang i-keep na always tumatama yung critical ko. Kaya ako, Frost Moon currently yung gamit ko sa World Boss. Kasi kaya kong i-keep yung HP ko ng mataas. For some reason, ayun, hindi ako na ano ngayon, bumababa HP ko sa World Boss. Hindi ko alam kung bakit, baka dahil dito sa ano yon, sa HP is above 80%, death plus 15%, baka dito. Dati kasi bumabagsak yung HP ko, pero ngayon hindi na. So ako, Frost Moon yung gamit ko. Okay, so kayo nang bahala mag-decide kung Mountain Mist ba kayo o Frost Moon kayo. So depende siya sa ano nyo, karakter nyo. Yung iba nga ginagawa, Mountain Mist muna, tapos after some time, pagka lumakas lakas na yung character, kaya na nilang i-keep yung HP na 90%, 95% sa mga PvE events. Ayan, nag-switch sila sa Frost Moon type. Nireset nila to, kiniklik yung reset, tapos lipat sa Frost Moon. Okay, so ganun gagawa ng iba. So kayo nang bahala mag-decide, and again, mas mura i-upgrade yung Frost Moon kaysa Mountain Mist. So kaya mo mapa-level 7 agad to. So kaya mo siyang pa-level 7 agad. And syempre, mas maganda yung benefits kasi plus 7% extra na siya sa ano eh. Sa P-Attack at saka Magic Attack. Okay? So, yun lang mga boss. And hopefully, nakatulong sa inyo tong comparison natin ng Frost Moon at saka Mountain Mist. Hindi naman nakakalayo yung damage nila. As long as yung mga dependency nila, kagaya ng Frost Moon, kailangan mataas HP mo. Or sa Mountain Mist, kailangan mataas critical rate mo. Is makip mo. Okay? So, mamili na lang kayo sa dalawa na yon kung ano ba yung kaya nyong gawing consistent sa karakter nyo ngayon. Kaya mo bang makip yung HP mo or kaya mo bang makip yung super critical mo every 10 seconds ha? Ito naman pala, nakalimutan man sabihin,
every 10 seconds naman tong landing ng supercritical hit. So, kumbaga, within 10 seconds, kaya bang mag-throw ng supercritical hit? Okay? So, ayun. Every 10 seconds naman to, kaya medyo malaki yung pagitan. Okay? So, yun lang mga boss. Good luck! So, anong gagamitin nyo ba? Frost Moon or Mountain Mist? Lapag mo na yan sa comment section, boss!